Umaasa ako na walang masyadong nagkagusto kay Lady Nagant dahil mayroon akong ilang masamang balita sa inyo, pero magsimula na tayo sa spoiler. Ang pamagat ng chapter ay Beautiful Words. Nagsimula ang chapter ng sina Lady Nagant at Overhaul ay nagpapalit ng damit at naghahanda ng hanapin si Deco. Sinabi ni Overhaul na alam niya ang mag-aaral na tinutukoy ni All For One dahil siya ang taong sumira ng kanyang plano. Ang bata ay seryosong nahawa ng hero syndrome. Si Lady Nagant ay nagbiro tungkol sa sinabi niyang si Overhaul ay magiging kapaki-pakinabang pero ito ay halos parang ang tadhana ay tinutulungan sila. Sumang-ayon si Overhaul na susundin niya si Lady Nagant at tutulungan niya ito na kilalanin ang kanyang target hanggat mangangako siya na tutulungan niya si Overhaul na makita ang kanyang Oyaji pagkatapos ng lahat ng mga ito. Pumunta tayo sa kasalukuyan, sinisigawan ni Overhaul si Lady Nagant dahil nagawa na niyang matupad ang kanyang bahagi ng kasunduan. Itinutok ni Lady Nagant ang kanyang baril kay Overhaul at sinabing magmula ngayon pabibilisin niya ang bilis ng kanyang bala kahit na ang accuracy nito ay mababawasan. Pinaputukan ni Lady Nagant si Overhaul habang pinapahayag kung gaano niya kinamumuhian ang hero education, at kapag mamamatay lamang ang isang tao dahil sa pagkakamali ni Deco maiintindihan niya ang problema. Kaya sa pagtatapos ng nakaraang chapter inactivated ni Deco ang Black Whip na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang bagong teknik na ang tawag ay pinpoint focus, ito ay isang teknik na gumagawa sa Black Whip na parang grappling hook sa kanya. Kaya ngayon siya ay parang nagiging rocket na papunta kay Lady Nagant, habang ito ay nangyayari sinisigawan ni Overhaul si Lady Nagant gaya ng nandito sa spoiler at ito din ang unang pagkakataon na napansin ni Deco na si Overhaul ay nandoon at habang ito ay nangyayari, si Lady Nagant ay nagbabalang babarilin niya si Overhaul at ito ang cliffhanger ng nakaraang chapter at pagkatapos tayo ay nandito na kung saan ang pagkakasunod-sunod ay nagpapatuloy pero tayo ay nagkaroon ng kaunting flashback. Inaasahan ni Lady Nagant na si Deco ay mag-aalinlangan at bibigyan niya ito ng pagkakataon na manalo, pero si Deco ay matagal nang kumilos. Sa wakas nagkaroon na tayo ng paliwanag sa quirk ng ikatlong user, ang quirk na Fajin, tinitipon nito ang kinetic energy sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggalaw ng partikular na bahagi ng katawan at eksplosibo itong ipinapalabas. Ginagamit ni Deco ang kanyang mga paa para makailag at sinipa ang bala ni Lady Nagant sa nakaraang chapter, kaya ngayon nagagawa na niyang ipalabas ang lahat at ginagamit ang Black Whip para dagdagan ang centrifugal force na dinagdagan palalo ang kanyang bilis. Kaya ang quirk ng ikatlong gumagamit ay ipinaliwanag at ito ay mas maganda sa kung ano ang orihinal kung inisip at least sa aking opinion dahil noon, ito ay tila kailangan niyang hindi gumalaw para gamitin ito dahil noong nakita natin ito noon, siya ay tumigil at nakayumukyok na stance pero ngayon ito ay sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggalaw pero hindi lang yan, mamaya ay maipapahayag na maaari siyang mag-ipon ng isang chamber kung gugustuhin niya. Inisip niya sa kanyang sarili na kinuha niya ang inspirasyon na ito mula sa eksena na nakita ng sino man sa kanyang henerasyon ng paulit-ulit. Si All Might na maaaring pumailang-ilang sa langit na mas mabilis kaysa sa anumang bala. Tinawag niya itong halo ng 45% ng 1 for All plus Fajin Sudo 100% at itinulak niya si Overhaul sa lupa bago siya matamaan ng bala ni Lady Nagant. Kaya ang mga bagay ay nagiging interesante sa paraan na nagagawa niyang maihalo ang kanyang mga abilidad at pati na rin sa paggamit ng mga ito. Nagagawa niyang madoble ang puwersa na maihahambing sa 100% ng 1 for all kaya ito ang dahilan kung bakit sinabi niyang sudo 100% dahil habang literal na hindi niya ginagamit ang 100% ng 1 for all gaya ng nakita natin sa laban niya kay Shigaraki sa digmaan, ang kinetic energy ay inilalabas ng Fajin sa kombinasyon ng 45% ng 1 for all na tila nagpapalabas ng puwersa na katulad ng paggamit niya ng 100%. Kaya parang kinukuha ni Deco ang benepisyon ng 100% na paggalaw na hindi siya nababalya ng buto. Si Lady Nagant ay namangha hindi lamang dahil sa bilis ni Deco pero pati na rin sa nagsimula siyang gumalaw papunta sa direksyon ni Overhaul sa eksaktong sandaling itinutok niya ang kanyang baril kay Overhaul. Sinabi ni Deco na kakausapin niya si Shisaki mamaya at naghahandang atakihin si Lady Nagant. Ang ikatlong gumagamit ay lumitaw at sinabing sa nakaraang chapter ang katawan ni Deco ay nakatanggap ng pinsala dahil ginagamit niya ang lahat ng quirk ng magkakasabay, ang 1 for all plus danger sense plus Fajin plus smokescreen plus float. Sa ngayon ginagamit lamang niya ang 1 for all, Fajin at Black Whip, kaya siya ay ligtas sa pinsala.
Mayroon pang ilang kinetic energy ang naipon sa kanyang kanang paa kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa susunod na atake. Ito ang aking sinasabi tungkol sa Fajun kung paano siya may isang chamber. Ang sunod na atake ni Deku ay sudo 100% Manchester Smash kung saan dinurog niya ang kanang kamay ni Lady Nagant. Sinabi ni Deku kay Lady Nagant na tapos na ang laban dahil ang kanyang baril ay nasira. Si Lady Nagant ay nahuhulog habang siya ay namamangha kay Deku para sa kanyang walang alinlangan kahit na isang segundo para iligtas si Chisaki na isang villain na isang natural na bagay. Naalala niya ang sinabi ng chairman sa kanya tungkol sa paggamit niya ng kanyang quirk para gumawa ng magandang lipunan at sinubukan niyang maalala kung kailan siya naging mainis na makarinig ng magagandang salita. Kaya muli nakakuha ulit tayo ng isa pang sudo 100% na paggalaw na Manchester Smash na kombinasyon ng 45% na one for all na may fajun na naipon sa kanyang paa. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Deku ang kanyang kamay para pigilan siya sa pagkahulog. Sinabi ni Deku sa kanya na ang trajectory ng kanyang bala papunta kay Chisaki ay isang mintis, at kung buo niyang sinusuportahan si All for One ang kailangan niya lang gawin ay tamaan niya ang kanyang baywang sa kanyang unang bala at ito ay maaaring maging katapusan niya. Sinabi ni Deku kay Lady Nagant na ang kanyang puso ay nananatili pa ring puso ng hero. Si Lady Nagant ay nagpakita ng dalisay ng ngiti at noong nagsimula niyang sabihin kay Deku na isa siyang tunay na hero ang kanyang katawan ay nagsimulang magkaroon ng crack at sumabog. Ang eksena ay pumunta kay All for One na sinabing alam niyang ang puso ng tao ay isang tubig, kaya tiniyak niyang maging handa kapag lalabagan niya ang kanilang kontrata. Siya ay nanunuyong nakaramdam ng pagkaawa kay Lady Nagant dahil siya ay palaging ginagamit ng ibang tao hanggang sa dulo, pero kung nais niyang sisihin ang sinuman dapat niyang sisihin ang kanyang dakilang quirk. Sa huling panel nakita natin ang balahibo ni Hawks na lumilipad patungo sa nahuhulog at nasunog na katawan ni Lady Nagant at hinawakan niya ito bago pa siya mahulog sa lupa na ipinapakita nito na nakarecover na ang pakpak ni Hawks, at ito ang katapusan ng chapter. Ang ibig sabihin nito ay mino-monitor ni All for One ang buong sitwasyon na ito na hindi masyadong sorpresa at mayroon siyang pagpapatuloy na plano dito na hindi rin isang sorpresa. Sa kung paano niya nagawang pasabugan si Lady Nagant ay hindi ako sigurado at pati na rin sa leak panel hindi rin ako sigurado kung siya ay talagang namatay dahil siya ay hindi talagang sumabog sa paraan na nagkakahiwalay ang kanyang katawan. Mula sa aking nakita ang kanyang katawan ay buo pa rin dahil noong mahawakan siya ni Hawks ang kanyang katawan ay buo pa rin at si Hawks na dumating sa kawalan ay isang interesanteng bagay at syempre, sila ay may nakaraan dahil sila ay parehong nagmula sa Public Safety Commission at siya ang kanyang senpai pero ang pakpak ni Hawks ay bumalik kaya ito ay isang cool na bagay, pero dito nagtatapos ang video natin ngayong araw. Ano sa tingin ninyo talaga na bang patay si Lady Nagant? Ipaalam ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag din kakalimutang i-like ang video kung nagustuhan mo ito at mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content. Kaya laging mag-ingat at magkita-kita tayo sa susunod kong video.